ay lumilitaw lagi. Seventy Adventist. Sabi ko, ito na ba, Ama, ang tugon mo sa panalangin ko? Yun ang sinabi ko, ito na ba? Yung tanong ko, saan mo ako gustong sumamba? Ito na ba? Di ba atin na naman ito, mga kapatid? Sa Bansol, Oriental Mindoro. Ay may paharito ang kadibate si Ramil Parva. Alam nyo ba, mga kapatid, kadibate yung durog na durog ang SBN. Ngunit, dito ko po napatunayan ang SBN pala talagang bayan ng Diyos. Yung kahihiyang inabot doon sa Bansot Oriental Mindoro, pinalitan ng karangalan at yung pagkakatalo, pinalitan ng panalo. Bakit? Dahil sa isang intrimitidong ministro, si Jose Ventilacion na naman, lumitaw sa eksena, tapos na ang debate. Idineclare ng municipal judge ng Bansod Oriental Mindoro kung sino ang panalo sa debate. Pero, ito Jose Ventilacion na intrimitidong ministro, tumayo sa tikmo. Pwede po ba na magkaroon ng sumensyon? O conclusion sa nangyaring debate, sabi ng judge, hindi na kailangan ba? Panalo na kayo. Makulit. Sige na po para masaya. Nakulitan nga po yung God. Nairita. Eh sige, mag-summation ka na. 5 minutes lang. Humirit na naman yung intrimitidong ministro. Sabi niya, 15 minutes. Sabi ng judge na moderator, sige pero eto, teka muna, in fairness naman sa mga katong galilino, kailangan mong itanong kung hayag sila. So lumapit ang municipal judge sa grupo ng mga defenders ng Adventist at ang sumang-ayon si Brother Ronald Ubigos. Sige po, pagsalitain nyo na po. Kaso sabi ni Ventilacion, hindi, kayo na ang magsimula. Ay, hindi, ikaw itong nag-suggest, brother, na magkaroon ng solution, diumpisahan mo na kami ng mahuli. Hindi, kayo na. Baka sakaling kayo makabawi, yan pa, may halong patuksada na. Sabi ng God, sabi nga kayo, hindi nung dalawa. Ganito na lang in fairness, naglabas yan ng coin. Mag-toss coin na lang kayo, mamili kayo. Ikaw, anong gusto mo? Tao o ibon? Pinili ni Jose Ventilacion ang ibon. Alam ko talagang mahilig ang iglesia ni Cristo sa ibon. Oo. Ibon mang may layang lumipad. Yan ang ibon sa kanila, si Felix Y. Manalo. Ibong manggaragit. Hindi pa ako Adventist that time, pero parang may kumislap sa isip ko nung pinipili nila ang coin. Pinili ng Iglesia ni Cristo ang ibon at ang natira ay tao. Sabi ko, marunong ang Diyos. Bakit? It because the human refers to Ellen G. White. Amen? Tumayo ang balahibo ko ito, mga kapatid. Kaya nga, nung ihagis ng Diyos ang barya, paglakapak sa sahig, lumitaw, ibon. Kaya yung ibon ang unang nagsalita, mga kapatid. Yung ibon. Sige. Pero dito, hindi po iyong debate ang binigyan niya ng summation o conclusion.
kundi ng upat ng uyam ng aglahi sa Adventist. Si Ramil Parva na nasa tabi ni Jose Ventilasyon noon, kung pwede nga lang, hatakin pa upo si Jose Ventilasyon sapagkat hindi na rin siya pabor sa ginagawa at sinasabi ni Jose Ventilasyon. Natapos ang pagsasalita niya na puro pang aglahi sa Adventist. Saan tumayo ngayon? Si Ronald Cubitos. Kilala niyo po siya? Yes. Pinakukumusta po kayo, mga kapatid. Opo. Pwede nung buksan yung aking cellphone kasi sinabi ko, Brad, nandito ako sa Imperial Church. Sila. Pakipaabot ka, pwede at aking pagkumusta sa kanya. So, si Brother Ronald Cubitos ang tumayo. Naasahan ko, Brad, sabi niya, saksi niyo na ang bibigyan mo ng summation ay itong nangyaring debate, ngunit hindi ka tumupad sa sinabi mo sa ating municipal guys sa moderator. Kumbaga out of context ka, kaya susundan din kita, hindi rin itong debate ngayon. Natapos na debate, bibigyan ko ng kukuso, kundi ilalantad ko at ipakikilala sa lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo nandito ngayon kung kanino ang Iglesia ipinaglalaban mo. Hindi Biblia ang aking gagamitin na pagbubunyag, kundi ang inyong official magazine na pasugo. Ayon sa inyong pasugo, kanino at sino ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo noong 1914, si Jesus ba o sumanalo ayon sa inyong pasugo? Si Felix Y. Manalo. Hindi pala kayo kay Cristo. At totoo ba na si Felix Y. Manalo talaga ang nagtatag at hindi si Cristo? Punta ang dinadinayo sa inyong pasugo sa Securities and Exchange Commission ang nakalagay doon na founder Felix Y. Manalo. Hindi pala kayo kay Kristo. Hindi ba kayo nahihiya? Ginamit nyo ang pangalan ni Kristo sa inyong iglesia? Kaya kung meron bang great naman gagamit si Felix Y. Manalo. Alam nyo, yung dating ingay ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na naroon noon, sobrang tahimik na tahimik sila nung makita sa screen. Sapagkat si Brother Ronald Cubitos gumamit ng makabagong pamamaraan ng presentation. Kung tawagin natin na ay PowerPoint, kaya sabi ko, makita ko, may puntos sapagkat may power na, may point pa si Brother Ronald Cubitos. Sipin mo, kapatid na Chris, may power ng presentation, may puntos pa. Kaya natameme ang Iglesia ni Cristo sa debate ngayon. Kaya ako nasabi kanina, yung kahihiyang pinalitan ng Diyos ng karangalan at yung pagkakatalo inilagay lang ng Diyos sa pedestal ng tagumpay. Amen. Dito ako nagpasya. Lord, dito mo nga ako tinatawag. Hindi ko na ito pag-iisipan. Pagdidesisyonan ko na agad. Amen. Kaya agad ako'y nag-post, humingi ng tulong kay Brother Ronald Cubitos. Brad, sabi ko, paano ang mag-anib sa Seventh-day Adventist? I want to join. I'm a former minister of the Iglesia ni Cristo. Here's my name and here's my address. Kindly help me. Agad, nanawagan si Ronald doon sa aming lugar, kung sino man ang pastor o Mr. Pastor Ben sa Kawayo City, Isabela,
Ito po, isang ministro ng Iglesia ni Cristo nagnanais umanib sa Seventh-day Adventist. To make it so, pinuntan ako ng pastor, si Pastor Joel Salmon, yung kami nagkakilala. Sabi ko, Pastor, itakda mo sa akin ang doktrina. I want to hear the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist. But this dearly pastor hesitated. Sabi niya, Tatay, hindi kita kayang doktrinahan. Bakit? Sabi ko, Pastor, alam kong alam mo ang mga aral sa Adventist. How do you know? Pares na nag-aral ng theology. Lahat ng mga fundamental beliefs ng iba't ibang reliyon, pinag-aaralan natin yan, sabi niya. Sumagot na ako, tama, pinag-aralan namin ang doktrina nyo, hindi para sampalatayan ang sabi ko, pero para hanapan ang butas para kayo siraan. Para sabi ko, para enlighten my heart and my mind, sabi ko, baka yung pinag-aralan namin mga doktrina ninyo noon ay napalitan na, nabago na. Sabi niya sa akin, wala pong nababago sa doktrina. Meron mang binabagong general conference, yung mga papakarang, yung mga tungkulin, pero sa doktrina, hindi po ito pwedeng pakialaman. So sabi ko, oo, sige, para maging reference course na lang sa akin, takdang yung doktrina, kahit pakiyaw-hakyaw na lang. Sabi sa akin, ganito na lang, Tatay, bigyan kita ng Bible. Sa likod ng Bible, nandoon ang 28 fundamental beliefs. Pag meron kang hindi maintindihan o maunawaan, doon ako papasok para ipipaliwanag sa iyo. So yun lang, naging agreement namin. Binigyan na po ako talaga ng Biblia. Binasa-basa ko yung nasa likod lang. Pero, nandoon ang eagerness na ako ay mabaptize na. Alam mo na ang tao, mga kapatid. Kung isang ay nililikot ng pagkabagot. Diba nababagot yung hinihintay ko? Sabi ko, Pastor, tapos ko nang basahin at pag-aralin yung 28 fundamental beliefs. Sigurado ka, Tatay? Sabi, sigurado ka? Oo, tapos alam ko na. Kasi alam ko na, bautismuhan mo na ako bukas. Ayaw akong bautismuhan. Sabi ko, teka, takutin ko itong pastor na ito. Sabi ko, Pastor, pag ako namatay bukas at hindi mo ako pinautismuhan, sagot mo ako sa Diyos, ha? Sabi sa akin, hindi ka pa mamamatay. Sure ka? Hindi ko hawak ang buhay ko. Nag-aakura ako, Pastor. Hindi ko hawak ang buhay ko. Eto, nag-uusap tayo. Bang isa sa akin bukas, bangkay na. Oh, paano yan? Hindi, basta sasabihin ko, Diyos, huwag ka munang patayin. Sabi ko na sa bato, kaya mo yun? Oo, basta hindi ka pa talaga mamamakal. So, umasa ako. Eh, kayo makubabaw ko siya, nag-uusap kami September na. Sa November, ang takal pa, sabi ko, September, October, November, 3 months pa ako maghihintay. Naramdaman siguro ni Pastor na talagang gusto ko na, naiinip ako ang ginagawa niya ngayon. Tuwing umaga, dinadaanan ako sa bahay. Isinasama sa mga activities niya. Sinasama ako maghapon. Para ako libangin, mga kapatid. So, inalibang naman niya ako talaga, mga kapatid. Gustong gusto ko, tumutulong din ako sa pagdadalaw niya, nagpapalo sa mga kapatiran. Hindi pa ako Adventist, pinakikilala ko. So yun nga dumating, kumbaga sa preso, nag-ibig lang ako. Kaya, dumating ang November. November 28 ang baptism, pero November 19, sinorpresa ako ni Pastor Joel Salomon. Dumating sa bahay, kasama si Richard Thompson. Sabi ko, magtatagpuin tayo. Sabi ko, makita ko si Richard, ikaw ba yan? Oh, Tatay, ako nga. Tatay ang tawag sa akin ng interview. Tatay, ako, oh, bakit ka nandito? Sabi ko, dibati tayo. Sabi ko, Tatay, hindi kita papatulan. Sabi na, oh, bakit? Ay, alam kong kalibre mo. Saka hindi tayo talo. Sabi ko, ay, bakit ka nga narito? Nag-usap kami ni Ronald. Sabi na,
nabanggit ka sa akin, kaya ako napunta rito. Gusto kong patunayan kung totoo kang ministro. Yan. So, pinamasok ko sa bahay, ipresenta ko ang lahat ng aking credentials. Makita niyo na rito, pati yung mga plaque of recognition sa akin, iglesia na. Minatakay, bakit ka mag-attentis? Minanggat tanong. Sabi ko, tinatawag ako ng Diyos. Amen. So, salamat.